Hi everybody! Welcome again to Super Mommy Zinch Channel. And today, gagawa tayo ng halo-halo. Ito ay homemade, pero meron isang ingredient na hindi natin ginawang homemade. So ngayon, nilagay natin ang beans, white beans na 1/4 kilogram sa isang basin. At hugasan natin ito ng 2 beses. Huwag din natin kakalimutan, i-check natin kung may mga maliliit na dumi o kaya mga particles na hindi kasama sa beans para malinis ang ating gawa. Tapos maglagay tayo ng enough water to cover the beans at magbabad tayo ng overnight. Lagyan natin ito ng baking soda. Naglagay ako ng 2 teaspoons of baking soda at dinistir ko ito. And then I left it overnight. I covered it and left it outside. Dapat ay nasa room temperature lang. Many hours later. Overnight, ganito na itsura niya. Tanggalin ng tubig at hugasan mabuti. So as you notice, lumaki ng bahagya yung mga beans na before maliit lang siya. Tapos ngayon, parang humaba siya ng bahagya. So you drain the water and then you wash it thoroughly. In a pot, maglagay tayo ng tubig na enough para sa beans to cover the beans at magpakulo ng water. Hintayin kumulo ang tubig at pag kumulo na ito, ilagay ng dahan-dahan ang mga beans. Stir natin occasionally para hindi magdikit-dikit ang nasa ilalim. Mas mapapabilis ang pagpapalambot ng beans kapag ito ay sinook overnight sa tubig na may baking soda. So mga 15 to 20 minutes ko lang ito pinakuluan. At ayan, tinry na natin kung malambot na nga ang beans. Yeah, so it is soft. Ngayon naman, maglusaw tayo ng brown sugar. I prefer brown sugar para mas malasa at may kulay ang ating halo-halo later. So, kinirkula ko lang yan. Siguro around 1/4 cup of brown sugar melt into a pan or anything na pwedeng pag-melt ng sugar. Yan. Make sure na melted properly. When the sugar is completely melted, magdagdag tayo ng 1/2 cup of water para ma-dissolve ang sugar completely. At nagdagdag din ako ng essence of buko pandan for added flavor. So ayan, pakuluin lang natin mabuti para ma-dissolve ang sugar completely with the water. I also added a pinch of salt for enhancing of the flavor. So magiging ganito itsura niya. Iko-cook na natin ang ating white beans na luto na dito sa ating sugar syrup. So ang gagawin lang natin, lalagay natin yung white beans and then we will stir para ma-incorporate ang ating syrup dito sa ating ginawang
nilagang beans. So, ayan na. Almost done na yan. So, nakita nyo naman kumapit na yung kulay ng sugar pati yung tamis nito. Next naman, gawin natin yung banana, yung mga sabah. I think kardawa ang tawag dito. And then we will cut it into half and into quarter. So after natin makat yan, kakat ulit natin ng pa-crosswise. Until we finish everything. Naman, mag-melt ulit tayo ng 1/4 cup of brown sugar. So, hindi ko siya minesure, pero inestimate ko lang yung dami nito. Pero, actually, 1/4 cup yan. So ayan, when it is completely melted, pwede nyo nang ilagay ang water. So naglagay ako ng isang basong tubig at again, completely dissolve. Pinakukulaan muna para ma-dissolve yung sugar. Maglalagay din tayo ng konting asin or siguro mga 1/2 teaspoon of salt para ma-enhancing flavor nito at hindi masyadong matamis. And then we add in our quartered kardawa bananas. I-coat natin ulit tapos pakuluan ng konti para lumambot at para ma-incorporate ulit yung sugar syrup na ginawa natin. It's almost done. Set it aside. And maglagay din tayo ng vanilla flavor para sa ma-enhance lalo ang flavor nito. So next naman ang gagawin natin ay easy leche flan. Kung gusto nyo ng itong recipe ay gagawa ako ng separate video para dito. So ayan, nag-melt na ako ng sugar, brown sugar rin ang ginamit ko. Obviously, favorite ko yung brown sugar. So ang ginamit ko dito around 2 tablespoons. Next, nag-crack ako ng 3 fresh eggs sa isang bowl. Nilagay ko pati yung white egg. And then, I put 1 cup of evap milk and 1 cup of condensed milk. So, pinaghalo-halo ko lang yan. Tulad ng ginawa ko ngayon. So, I use Alaska evap and I also use Alaska condensed milk. So I put also calamansi juice, dalawang fruits ng calamansi, squeeze ko yan. Syempre hindi kasama yung buto. I added also 1 pinch of salt and yung vanilla, siguro mga 1 tablespoon. So yan, sinala ko na yan ng 3 times at nilagay ko doon sa molder. So nakagawa ako ng 3, nilagay ko doon sa baking dish. Yes, I put it in the baking dish kasi ayokong nilagyan ko ng hot water. Ayoko kasing mag-steam. So, tinry kong gawin to sa oven toaster at naging okay naman yung resulta niya. So, dahan-dahan kasi napaka-init talaga niyan. Charat! Proud to say, ayan naging itsura parang creme brulee. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-unmold yung ating leche flan. So, nakakatawa kasi medyo sunog siya, diba? Kasi binake ko nga. Kasi masyadong mataas yung init na binibigay ng toaster. Kaya minsan yung mga tinotoast natin ay tumitigas. So mataas yung heat. Ayan, di ba? Oh, perfect. Ilang minuto ko lang binano yan, binake yan.
So move on na tayo sa paggawa ng gelatin. Since wala akong gelatin kasi na-expired na siya, gumawa na lang ako ng homemade gelatin ko. So ginamit ko 2 tablespoons of agar-agar and 5 na cups of water. Tapos naglagay ako ng color na blue kasi expired na rin yung aking yellow na color. So hindi ko siya ginagawang green. So ayan, pinakuluan ko siya, tapos sinala ko at may mga agar-agar pang naiwan. So tcharan, ito na ang ating halo-halo ingredient. So nakita nyo, nabuo pa yung gelatin kasi hindi ko pa siya nahihiwa. So later. Okay, so ngayon ay re-refill na tayo sa mga halo-halo baso natin. Homemade to, almost homemade kasi yung sabi na gagamitin natin ay mabibili, gagawa ko pa. So, bumili na lang ang asawa ko. So, first, lalagyan mo natin yung aking baby boy. O yun, nag-enjoy na yung anak ko kasi binigyan ko na siya at naubos yung laman ng aking cellphone. So, nagbura-bura muna ako. So, ngayon, lagawa tayong sipin natin. So, ito lang yung mga ingredients natin. Lalagyan muna tayo nito. Sa mga favorites ko itong beans. One scoop of beans lang. Tapos na. Pagin natin ang banana. Ito yung saba. Pwede yung i-ano yung mga anak ko. I-involve nyo habang gumagawa kayo dito. Para mas maging creative sila sa pagkawa ng anak. Instead of green, blue na lang kasi sira na pala yung aking dating ginagamit na food color na yan. So, dito na natin. So, ito, semi, homemade kasi at mag-i-enjoy ba yung buong pamilya mo. Tapos, hindi pa gaano malaki yung gagastos mo. Imagine ang halo-halo ngayon magkano, 30 pesos, diba? So, ito, syempre, mag-i-invest ka ng, ano mo, time mo, tsaka ng pera for this mga ingredients. Pero hindi ganun kamahal. Unlike yung 30 pesos, hindi ka ano yung nakakakain. So, ayan, kumain na natin. Shout out sa aming kapitbahay dahil siya ay merong crusher. So, nagtitinda siya ng yelo na nagka-crush siya ng yelo. Nagtitinda rin siya. So, thank you Ate Mia for this. Mura na yan. So, thank you. Ayan. Okay, cute. And then, we will put some... asukal kasi matamis na eh. Beans tsaka yung... Eh, baka malalagyan yan. Itong beans, macho. Ganyan. Ganyan. Yan, diba? Hindi mo sarap. Ako sasarap na eh. Hello, look at me. Ang maging ganyan. Tara! Baby's our homemade halo-halo. Try nyo rin with your family. Kahit maulan lang ngayon, swak pa rin to sa family nyo dahil oh, very good. Swak pa rin to sa family nyo dahil ang halo-halo ay all year round. Tara, kain na tayo.
ba? Sarap. Okay naman pa kayo. Lamig, sarap. Halo-halo. Mami, tatanggalin mo. Sarap yan. Banana. Sige, tanggalin mo na. Mmm, sarap. Oh, gusto daw niya. Sarap. Happy daw siya. Oh, wait yan, kuya. Ang daming oras natin. Asukal kasi matamis na yung mga matamis na ano, leche flan, matamis na saging, matamis na beans. Yummy and sarap. Sana nag-enjoy kayo at sana dahil dyan mag-subscribe kayo sa channel ko. Don't forget to subscribe and don't forget also. Don't forget to subscribe to Mark Mikey's channel and to our channel.